Hello guys! Meron na naman akong gagawin isang napaka-simple lang na project. No? May ginagawa akong project pero kasi ang nanay ko singit ng singit kung pwede raw tayin ko muna yung pajama niya. So, napipicture niyo ba guys yung pajama na yung kinalalagyan ng garter ay mga marami ng punit dahil sa sobrang manipis na yung tela. So, ang ginawa ko guys ay pinutol ko siya. Yung pinaglalagyan ng garter. Then, dinugdungan ko siya nito. So, kasi wala nang tela na ganito. Kaya ganito na lang ang nilagay ko. So, pinutol ko na yung garter. Ganyan na lang guys. Yan. So, tutupuin ko siya. Tapos, dito ko ilalagay yung garter. Ngayon guys, simple lang siya. Yung pinagputulan ko ng garter, dinugtong ko yung tela na right side, then right side din to sa kabila. Kasi kung napansin niyo po, ayan yung tahi niya. Kumbaga ito yung right side, ayan. Ayan. Ito yung labas ng tela. Pagka nagsuot ka ng pajama, ito yung nakalabas. Pero, bakit dito ko siya idinugtong sa right side? Kasi, para ang kalalabasan ng tahi niya ay ganito. Yan. Parang doble pasada. So, nakatago yung pinaka gilid ng tahi. Ay, may ng tela. Wala kang makikita dito. Nakatago siya sa loob. So, ganun din po ang gagawin ko dito. Okay, nadugtong ko na siya guys. Ayan na, nadugtong na. Sa right to right side. Ngayon, babawiin ko siya dito sa kabila. Sa wrong side or sa ilalim. Tatahi ko siyang ganyan. Ganyan naman. Para ang kalalabasan niya, nakatago itong tahi na to. So, yung kalalabasan niya, parang ganito. Yan guys, oh. Ito yung loob. Ito yung loob. Tapos, ito yung labas. Yan. So, yan guys, papakita ko sa inyo mamaya pag nayari na. Pag natahi ko na, pag naibalik ko na yung pinalis kong garter. So, ito yung sukat ng bewang niya. Hindi ko gagalawin yung sukat ng garter kasi baka sumikip or lumuwag. Sumikip kasi nakadugtong na siya. Ngayon, ipapakita ko ulit kung paano ko ilalagay yung garter. So, yan na guys. Tatahiin ko na siya sa makina. So, yun na guys, na dadoble pasada ko na siya dito. At the same time, nakatago yung tahi niya dito sa loob. Yan. So, matibay na to. Hindi na to basta-basta makakalas. Yung dating tahi niya, kita oh. So, yung ginawa ko yan. Malinis. Ganito naman yung labas niya. So, inalagay ko na yung garter. Ganyan. Okay, yung tahi ang kumuna ulit dito. So, yan guys, tinupi ko muna yung pinakalagayan ng garter, 2 inches. Tapos, kasi medyo malapad yung garter niya. Tapos, 2 inches.
Yan, tinayaan ko muna siya ng 1/4 dyan sa ibabaw para maganda tingnan mamaya pag nayari na. Okay guys, ayan na, isusuot ko na yung manok. Ilalagay ko na po yung garter sa ilalim. Ito na siya. Tapos lulupian na yung tela ng ganun. So, ito na guys, yung kalahati, no? Nasa loob na yung garter. Ito na yung last. Ayun, kung napansin nyo, ayan siya. Yan. Yan guys. So, yan. Ganyan lang. Napaka-simple. Oh, diba? Ayan na, close na siya. Close. Ito yung siya sa ilalim. So, pag nadugtong dito, tapos na siya. Ayan guys, napakadali lang po magkabit ng garter. So guys, ito na, yari na, natapos ko na ang pajama ng nanay ko. Ingay ng manok, sumasabay. Yan, tapos na guys, pajama na siya guys. Nag-iisa kasi ang kamay ko, mahawak sa camera, tapos, yan. O, diba guys, maganda pa, may design ngayon yung bewang niya. Ayan. Yan na guys, yari na ang bewang ng pajama. May garter na rin, naibalik na yung garter. Yan, ganyan lang kasimple guys, o, tingnan nyo, ang tahi, diba? Hindi yan basta-basta mapupunit. Masisira ang tela, yung tahi ko, hindi yan mabasta-basta mapupunit. So, ayan na guys. Pajama. Pajama ni mother. Yan. Okay? Kaya matibay na naman ang garter. Ang lagayan ng garter. Thank you for watching guys.